Back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Garden. Maraming salamat sa mga nanonood pa rin ng aking latest and previous videos. Maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe ng ating channel. And shout out po sa lahat ng ating Facebook page, Kabayan Amor Plants and Garden followers. Hi po sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-view ng aking pretty caladium, which is splash pink. Caladium. So maraming salamat. For today's vlog, mga kabayan, actually, kanina pa sana ako magbablog kaso may bisita kami dalawa. And then, yun, kapag may bisita dito, mapabawasan yung aking mga halaman. So, okay lang yan. Marami pa naman tayong mga ginagawa. So, anyway, yung nandito sa ating harapan ay yung aking mga peperomia na mga halaman. So, which is, na-vlog ko na sila before, I think, 2 months ago or 1 month ago. So, hindi pa sila ganito. So, update ko lang ito kasi halos lahat sila ay nagpa-flower na po. Then, mag-repot din ako ng isa sa ating varieties ng ating peperomia. So, share ko lang po sa inyo yung mga flowers nila. And then, kung naalala nyo po ito, yung nung nag-live tayo one time, so, may flower na siya. And then, sabi ko, puputulin ko yung flowers. But until now, hindi ko siya pinuputol yung flowers niya. Kasi parang nagagandahan pa rin ako. So, hayaan ko lang muna siya hanggang sa magsawa siya. Kasi, unti-unti na rin pong kusang natanggal yung flowers niya. So, like this one. Ayan. So, kusa lang po silang naputol. And, halos po ng mga peperomia natin, mga kabayan, ay the same lang po yung kanilang mga flowers. So, yan po ang kanilang flowers. Hindi naman sila masyadong attractive. Pareha lang po talaga sila ng flowers, mga kabayan. So, yung iba kong mga peperomia ay tapos na silang nag-flowers gaya ng ating columnar peperomia, which is this one. And then, yung aking happy bean, which is yun ang pinakaunang nag-flower sa lahat ng aking mga peperomia. Come here, I cannot see you. What's this? Thank you. Love you. At so, coffee. So, yun ang mga kabayan, yung manaunang nagpa-flowers ng aking mga peperomia, hindi ko na lang sila sinali dito. As I said, kagaya ng ating columnar peperomia, and then yung ating happy bean, which is, I think, 4 months ago, tapos na po yung season ng pagpa-flowers niya, and then after ng pag-flowers niya, kinat ko yung flowers, and then nag-propagate ako sa kanya, and marami akong na-propagate ng happy bean, and ipapakita ko lang po sa inyo yung update ng after ko siyang pinugot. So, ito na po yung ating looks ng ating happy bean, mga kabayan, after natin siyang pinugot. Ayan. So, pinugot ko siya dito kasi pinapapak nga siya. Kung naalala nyo, may mga kagat-kagat siya na hindi ko alam kung anong kumagat yung bugs na hindi ko talaga mahuli-huli. So, kinating ko siya, and then marami na tayong napropagate na happy bean, and meron din tayong happy bean na naka-water lang po siya, nasa water ko lang po siya nilagay nandoon sa loob ng bahay. So, yan po ang ating bagong looks ng ating happy bean na peperomia. And then, so, yung flowers noon ay same lang po. Napakita ko na before yung dried flowers niya kasi siya nga yung pinakaunang nag-flower sa lahat ng aking peperomia. And then, next one, itong ating roca birdie. Ayan. So, nung na-vlog ko sila, I think 2 months ago, yung say hello to my peperomia. So, hindi pa siya ganito ka-lush. And yung flowers niya ay parang nag-start pa lang. But now, ayan, after ilang months, ganyan na po yung flowers niya. So, kakaiba yung flowers ng ating roca birdie dito sa tatlo, which is mataba po yung flowers nila, mga kabayan. So, unlike this one sa ating roca birdie, ay medyo payatot po yung flowers niya. So, ayan, yan po yung ating flowers ng roca birdie. And,
nakikita nyo na ito, yung ating Piccolo Banda. Ayan, so ganyan po siya kalas mga kabayan, yung Piccolo Banda. So, hindi ko na lang siya tinanggal yung flowers niya kasi parang nagandahan ako sa kanya, although hindi ako na-attract sa kanyang flowers, but maganda naman siya tingnan pag ganyan, o diba? Ayan, so Piccolo Banda. And the next one ay itong ating Peperomia Moonlight. Ayan, mataba din po yung flowers ng ating Peperomia Moonlight mga kabayan. Ayan o. So, ganyan lang po talaga ang flowers ng mga Peperomia. Pahaba din siya. Wala kang makikita dyan na any color. Basta parang ganyan lang siya. And then, kusa lang po siyang mapuputol gaya ng this one. Kaya, hinayaan ko na lang po yung flowers ng ating Piccolo Banda mga kabayan. So, Peperomia Moonlight. Mas lalo siyang nag-lash ngayon and never ko pa yan siyang na-repot sa original niya na pot since nabili ko siya. And the next one, ito naman yung ating Pink Lady. Kung naalala nyo yung unang vlog natin, hindi pa rin siya ganyan kataba, hindi pa siya ganyan ka-lash. But the same pot lang po yan, hindi ko siya na-repot until now mula nung nabili ko siya kasi hinihintay ko na mag-ano yung mga flowers niya. But yan na po yung flowers niya mga kabayan. Ayan, so same lang po, but yung color ay kakaiba kasi this one is green. So, yung color ng flowers nila ay magmamat sa color po ng dahon nila. So, like this one, yung color ng moonlight ay the same po yung color ng flowers. And then, yung ating Roca Verde is light green siya. And then, this one naman, yung ating Piccolo Banda, yung color niya ay kinukuha niya dito sa, kasi dalawang color ang Piccolo Banda, diba? Para siyang two-tone. So, dito siya kumuha sa parang green na color. Kaya, ganyan po yung color ng kanyang flowers. While this one, yung ating Pink Lady, mga kabayan, ay parang light yellow yung color niya, which is kinuha niya po sa color na ito. Ayan. So, para siyang something white na medyo may pagka-pink. And then, may mga dahon na po yan na nag-transform into pink. Kasi alam ko ang Pink Lady mga kabayan ay may tendency talaga na yung dahon niya ay magpe-pink talaga, which is hindi ko pa siya na-achieve. But dito sa ilalim, mayroon na po yan siyang mga dark-dark na pink color dyan. Yan. So, yan po ang ating Pink Lady. And itong ating this one, itong ating this one mga kabayan. Ayan. So, ito yung pinaka lash. Ito yung pinaka lash mga kabayan. Which is, nung binablog natin siya, ay wala pa siyang flowers. And hindi pa siya ganito kataba and hindi pa siya ganito ka-lash. Ayan. So, kung titingnan nyo po yung ating watermelon dyan, ay parang nasa malaking pot po siya, diba? But never ko pa yan siyang niripat mula nung nabili ko siya kasi hindi ako nagre-ripat agad ng mga halaman na bagong bili. So, hinihintay ko muna yan sila. Or, inoobserbahan ko, as long as happy pa sila sa kanilang pot, hindi ko yan sila niriripat. So, mapapansin nyo, maliit lang po yung pot ng ating watermelon, mga kabayan. And, pag iganyan natin, hindi nyo na po makikita yung kanyang nursery pot kasi nga sa sobrang taba. Yan. Yan. And lash na po siya. Malaki. Yan. So, nagpa-flower na rin siya. So, nung una nating na-vlog, wala po siyang flower mga kabayan. So, pagdidilig ko sa kanila ay soak and dry po mga kabayan. So, like this one, yung ating watermelon. Hinihintay ko lang siya every time na yung dahon niya ay parang babagsak and then parang lumalambot kasi lumalambot po ang dahon ng watermelon kapag dry na po. So, yun po ang palatandaan ko sa kanya and then isusok and dry ko na po yan. So, yan po ang ating blooming na watermelon with my elephant. Green elephant. Ayan. So, shoutout sa nagbigay nito mga kabayan. There you go. So, yung dalawang peperomia natin dito, which is this one and this one, ay hindi pa yan sila nagpa-flowers, mga kabayan. And, mayroon pa akong isang peperomia, which is this one. Yan. So, ang cute na turtle, peperomia turtle vine. Similar po dito sa ating Roca Verde, which paano lang siya. Pataas, payat-payat po siya mga kabayan. Ayan. So, nung una nating vlog, hindi pa yan siya ganyan kakapal. And then, now, ganyan na po siya mga kabayan. So, yan lang po ang aking update ng aking mga nagbo-bloom na mga
Peperomia, mga kabayan. So, see you on my next vlog. After this one, ay magre-repat ako ng isa sa ating varieties ng ating ating peperomia kasi mayroon akong nakita na pot sa op shop, which is siya yung naisipan kong i-repat sa bago kong pot. So, see you on my next vlog. Susunod na po. Stay safe, stay healthy. God bless. Happy planting, everyone. Bye-bye!